Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, makaakyat nawa sa iyong kinaluluklukan ang aming panalangin upang ang dakilang misteryo ng pagkakatawang tao ng anak mo ay maipagdiwang naming ng may wagas na loobin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupaing malaong ng tigang ay muling sasaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libanon. At mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pananghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng isa nang usa ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig. At ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay di makararaan.
Walang leon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuring. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang Poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang Poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Ang Poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Gagawing maunlad ng Panginoon Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Ang Poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang Panginoon darating, tayo'y kanyang hahanguin sa pagiging bihag natin. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At suma sa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat siya sa bubungan at binutas iyon. Saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga iskriba at Pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip,
Kaya't sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Iniuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Pagdakay, tumindig ang tao sa harapan ng lahat. Binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos, "Nakakita kami ngayon ng mga kahanga-hangang bagay," wika nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon, ikalawang linggo ng panahon ng Adbyento o pagdating sa pagsisindi natin ng ikalawang kandila ng Adbyento, pinaalalahanan tayo ni San Juan Bautista sa napakahalagang paghahanda na dapat nating gawin. Ang sabi ni San Juan Bautista na sumisigaw sa ilang, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at patatawarin tayo ng Diyos." Malinaw po ba? Pagsisihan ang mga kasalanan at handa naman tayong patawarin ng Diyos. Ngayon po, sa ating ebanghelyo ngayong Lunes, sa ikalawang linggo ng ating paghahanda, meron pong isang paralitiko na pinagsikapang dalhin ng kanyang mga kaibigan, mailapit kay Jesus sa paghahangad na mapagaling nila itong paralitiko. Pero ang maganda po dito na kailangan natin mas makita ay hindi agad pinagaling ni Jesus yung paralitiko sa kanyang physical na karamdaman. Alam niyo naman po, no, pag paralyzed, hindi ka makakagalaw. Kakailanganin mong buhatin o kakailanganin mo ng tulong ng iba. Okay. Ang sabi ni Jesus, nang dalhin sa kanya ang no, ng kanyang mga kaibigan, no, sabi, "Pinatatawad ka na sa iyong kasalanan." Pupwede naman sanang magaling ka na. Di ba po, no? Normally, ganun ang ginagawa ni Jesus. Hinahawakan, tapos magaling na. Pero ang pangungusap o mga salitang sinabi ni Jesus, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong kasalanan." So, pupwede natin pagnilayan na kaya siya nagkasakit ay dahil bunga din ng kasalanan. So, kung sa atin po ba ngayon, madalas kasi kapag nagkasakit ka, o anumang uri ng karamdaman, no? Ang lagi nating sinasabi, pinarurusahan tayo ng Diyos. Talaga bang ang ating pagkakasakit ay parusa ng Diyos o dahil sa ating mga kasalanan? Tabi-tabi po, no, sa mga kababaihan, bakit ang daming kaso ng mga yung cancer, iba't iba, breast cancer o kung ano paman, bakit? Parusa ba ng Diyos? Sino ang mga nagtitake? Sinabi ba ng Diyos mag-take tayo ng mga pills
pampaputi, pampaganda, pampasexy, lalo tigit para hindi ka mabuntis. Dahil nakikipagtali ka na hindi ka pahanda, which is kasalanan. O, tabi-tabi po, no? Hindi ko po alam kung ano yung... Nagbibigay lang po ako ng mga senaryo. Baka lang po, no? Yung iba naman po kasi nagkakasakit dahil sa yung naipapasa. Kasi chemicals, di ba? Kung ano-anong chemicals mayroon tayo, kaya yung baby pa lang may sakit na dahil dun sa naipasa natin na pag tininan mo, dahil pa rin sa kasalanan na gawa natin. O bakit, mga kalalakihan, bakit ang dami nating sakit, no? Prostate, ano ba, sa baga. Eh di ba dahil sa sobrang pag-inom, sobrang bisyo, na hindi natin tinitingnan bilang kasalanan. At dahil hindi natin tinitingnan as kasalanan, hindi natin inihingi ng tawad. Eh bakit magulo ang lipunan natin? Eh kasi hinahayaan natin, nagpapagamit tayo, yung mga lagay-lagay, yung mga pagbibili ng boto, kaya ang nailuluklok natin, mga maling tao. So bakit tayo naghihirap? Dahil sa ating kasalanan. So, maganda po na mapagnilayan natin, no? Ito bang nararanasan natin na sakit ay parusa ng Diyos o bunga ito ng ating mga ginagawang kasalanan? Kahit yung alam niyo po, no, yung sasabihin po ninyo na para ito sa aking pamilya. Kaya nagkumakayod ka ng todo, kahit Linggo, magtatrabaho ka, kung may pagkakataon, talagang ipagpapaliban mo ang pagsisimba para lamang kumita. Na hindi natin alam o sadyang kinalimutan natin, kasalanan yun. Kaya ngayon, di ba, overwork, stress ka na, hindi dahil pinaparusahan tayo. Kahit nga sa, di ba po, bakit nanlalabo ang mata natin? Bakit kailangan mo magsalamin? Eh di ba, magdamag, nakaganon ka sa gadget, sa cellphone, o mabubulag ka na. Sisisi na naman natin sa Diyos. Eh tayo yung kung ano-anong pinagbububuksan natin at binabantayan natin sa social media. So, inaanyayahan tayo ng ating mga pagbasa. Suriin natin ang ating mga sarili sa mga panahong ito at ma-realize sana natin, no? Kung may mali, lumapit tayo sa Diyos, umingi tayo ng tawad. Susunod na po dun yung kagalingang pisikal na inihingi natin sa Diyos. Kasi yung, di ba, yung sama ng loob, di ba, toxic yan sa katawan. Kapag hindi tayo nakakapagpatawad, kapag hindi tayo nakakahingi ng tawad, mabigat sa kalooban, mabigat sa pagkatao. At ito yung nagdudulot ng kung ano-anong sakit sa katawan natin. So, kailangan natin itong tanggalin. At ang makakapaglinis talaga sa atin, walang iba, kundi si Kristo na handang-handa naman talagang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang ganap na pagtitiwala ng mga kaibigan ng lalaking paralitiko. Manalangin tayo para sa paggaling at pagkabuo ng tao sa mundo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan ng Diyos
Naway, patuloy na kumilos upang matupad at mapanligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway laging handang magpatawad sa iba dahil sa pagkaunawang tungkulin ito ng lahat ng sumusunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga taong wari bilanggo ng kanilang pagkamakasalanan, naway makatagpo ng tunay na kagalingan espiritual. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng ginhawa at pag-asa kay Jesus na nagdusa para sa aming lahat. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga namayapa na ay mapatawad nawa sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niya ang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong hadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Muli po sa mga tatanggap ng komunyon, huwag po kayong aalis sa inyong pwesto. Kami po ang mag-aabot ng komunyon. Huwag pong pupunta yung nasa dulo, pupunta sa dulo. Iwasan niyo po yung gagalaw pa at magdidikit-dikit para makaiwas po tayo sa virus. Katawan ni Kristo. Amen. Natatakot, wala pa ba kayong
nalit. Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot kung noon pa may iniibig na kayo? Magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Wala pa rin ba kayong pananalig kung sabihin ika'y iniibig? Ako si Jesus, iniibig kita. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nila mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, magsiupo na muna po ang lahat.